Nagtaas presyo na mga tindang itlog sa merkado dahil sa lumalaganap na bird flu at avian swine flu. Solusyon ng DA, akuin na muna ang pamamahala ng bakuna laban sa bird flu para matugunan ang produksyon at presyo ng itlog. May report si Clazel Pordilia. Rise and shine, Clazel. Dinayo pa ni Risa ang bagsakan ng itlog na ito sa bagong pag-asa market para makatipid. Pero minsan ang binibili ko is 8 pesos or 8.50. So tupa siya ngayon ng 10 or 9.50. Yung piso-piso, mahalaga yan sa nanay. Pandagdag din sa ano yun, sa another bilihin, no? Diba? Sa price monitoring ng Department of Agriculture, mula sa 6 pesos hanggang 8.50 nitong Oktubre, umabot na sa 9 pesos and 50 centavos ang presyo ng medium size na itlog. Sa puldi ng taas presyo ang mga negosyong gumagamit ng itlog. Si Wilson, nagdagdag na sa presyo ng mga tinitindang primerang pastry gaya ng cake na in demand tuwing holiday. Bawat cake namin na yun, round cake namin, ang tinaas lang namin 50 pesos. Noon 55 pesos isang pack nito, ngayon 65 pesos. Itong January, February, 110 lang isang tray ng itlog. Ngayon, hindi pa Christmas, 220, 230 na isang tray. Nakaraan, meron tayong bird flu sa Batangas. And then talagang shortage sa itlog. Dala rin siguro ng Christmas season. Kasi ang daily namin sa mga small size, 103 to 203. Ang naidadala sa amin ng farm, nasa 53 lang daily. Sa bird flu, marami yung nawala. Ang estimate sa amin, mga 9 to 10 meter layer. So, nabawasan yung supply. Tapos nga, yung iba, hindi na, ibig sabihin, hindi nagpulo yung malalaki kasi nga wala ang batong bakuna pata pinapayagan sa bird flu. Ayon sa egg board, napipilitan ng ilang egg producer na gumamit ng smuggled vaccine contra bird flu. Guidelines pa lang kasi sa paggamit ng bakuna ang inilabas ng DA at wala pang permit mula sa Food and Drug Administration. Ano say-say ng protocol kung wala naman yung bakuna, di ba? Isang taon na mahigit yung request para sa AA vaccine na ginagamit naman ng mga karating bansa natin. Ayon sa tanggapan ni Yusik D.V. Saveliano, nakipag-ugnayan ng ahensya sa FDA para masawata ang mga iligal na bakunang ibinibenta online. At para pigilan ang pagkalat ng bird flu sa bansa, dumulog na ang kagawaran kay Executive Secretary Bersamin para hilinging DA na nga ako sa pamamahala ng bakuna sa hayop gaya ng bird flu at ASF vaccine. Sa ngayon kasi, FDA ang nangangasiwa sa pag-aproba ng bakuna. Oras na payagan, mapabibilis ang proseso ng pagpasok ng tamang bakuna at magagamit sa lalong madaling panahon. Gumagawa na rin ang paraan ng DA na mapababa ang presyo ng itlog. Sa Western Visayas, ginawang taniman ng mais na sangkap sa patuka ang nagsarang planta ng asukal. Sa oras na bumaba ang presyo ng mais, sasabay rin ang presyo ng itlog at kapag nag-oversupply, mag-e-export naman ang Pilipinas. Tiwala ang DA na panandalian lamang ang pagtaas ng presyo ng itlog. Clazel Pordilia para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.